So you say hi to the camera. So hello guys, this is Reggie back again with another video. So this time, ang gagawin namin ngayon ay, ano gagawin natin, Lance? Actually, my cousin or ang pinsan ko is maluluto siya ng biko, guys. So biko. At ang yeah, maluluto siya ng biko in a traditional way. So ipapakita ko sa inyo ang paraan or ang way kung paano magluto ng biko. Actually marami siyang actually may hinahalo siyang mga other ingredients katulad ng langka, mani at iba pa. So pupuntahan natin siya ngayon at titingnan natin kung ano ang mga or paano niya ginagawa ang biko niya or paano niya niluluto ang biko niya. Okay guys, so see you guys later. Bye for now. Sige, bye for now. Bye-bye. Bye na. So andito ako ngayon. So ipapakita ko sa inyo ang mga kusaga mga gamit sa panaga. So ipapakita ko sa inyo. Actually he started cooking around 5 a.m. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang mga finished product, guys. Ha, but later on magluluto na naman siya kasi may order pa. So marami talagang order ngayon. So ipapakita ko sa inyo ang finished product first, okay? Ko ang saga-saga, kalan, kawa. Inahanda na niya ang kawa kasi magluluto na siya later. Madami. Yeah, actually madami talagang order. Pila ka order ni Muga karon? 500. More than 10 ga. Okay. 10 trays.
Yeah, actually kasi may ano kasi may klase-klase siya, may tag 300 at saka may tag 500. So sa tag 500 niya na order is may 10 daw. Or some, yeah, 10, hindi siya, hindi niya alam kung ilan talaga, basta as of now is 10. At saka sa tag 300 niya is madami-dami din, so kaya kailangan niyang damihan ang biko niya. So later guys, ipapakita ko din sa inyo kung paano niya lulutuin ang beko niya or ang biko niya na meron lang ka. At saka ang process na actually gamit, pwede ka naman gumamit ng ano ng modern na pag way of cooking, pero ang gusto ng pinsan ko is yung talagang kahoy, kasi mas nindot siya. So as of this time, pupuntahan ko na siya kasi maluluto na siya ng biko. Okay guys, let's go. So yun, nag-ano na siya. He is making fire now. And then... Nakakaba talaga guys pag lutong kahoy. Yeah. Actually, sabi niya is, it's so really different talaga or iba talaga pag lutong kahoy. Actually, pwede ka namang gumamit ng ano. Pwede kang gumamit ng stove or gas. Pero ang sabi niya is, mas prefer niya daw gamit ang kahoy. Kahit na hindi siya gaano ka-convenient, pero mas prefer niya ang kahoy kasi mas masarap kung ang gamitin mo is kahoy. According to the science daw kuno guys is ang ano daw kuno ang kahoy, if magluluto ka and gamit mo ang kahoy is yung it aroma. O ang aroma ng ano ng luluto mo is kakaiba, no? Yes. Kahit sa kanin. Kahit sa kanin, basta kahoy ang gamit mo, iba talaga ang lasa. Mas masarap talaga siya. Yes, okay. So let's wait for him to prepare everything, guys. Okay, so guys, at saka ito guys is, ano din ito, sahog para sa biko. Nahugas ako ng kamay guys ha. Is ano ang first na gata na inaano niya. Ang first may iuna og ko ano first na gata, no? Yeah. Tapos meron pa tang pangalawang process na gata. Yeah.
Okay. So, ito yung pangunang gata at saka meron pa siyang pangalawa. Yes. And then, I will continue. Ano? I will continue. Kasi tawagan na, uy, ka ng nakusang kusi-kusiun ba ang kuanang ka? Namanang ka din eh, oh. So, ako sa tiwason, ang kusi-kusi ang nangka. Ding. Malapit na siya matapos. Okay, so yun. Kindly explain ga what's happening now. Okay. So basically, para magiging masarap yung ano, yung biko natin, dapat yung naglalatik talaga siya. So ako, hindi ako, basically hindi ako naglalagay ng malagkit. Sa ano, pag di pa siya, eto, kagaya nito, hindi pa siya gaano ka, ano, latik. So, kasi pag sobrang latik na siya, doon nanonood yung sarap nung ano, nung biko, doon sa malagkit. So, eto guys, makikita nyo, ayan, may halo itong langka. Experiment ko lang to para mas masarap. Mabango. So far ang dami-daming ito nga second batch na. So actually second batch na siya sa order ni ano ng pinsan ko. Actually yung langka na nilalagay niya, yung langka na pinapakita ko sa inyo kanina na kina-crush ko. So yes. Inihalo ko yung langka para magiging hindi naman totally jellied siya but at least sobrang lambot niya para pag mix ng ano mas malasa siya. At the same time mabango. Mm-hmm. Ano ang mga biko na tikman mo ga aside sa biko ng kinis siya? And well, then ito kasi etong proud ako dito sa biko ko dahil kaya yung mga ibang customers talagang bumabalik dahil hindi ito commercialized, hindi ko siya tinitipid yung coconut milk, dapat sakto yung sweetness. Tapos since ito may halong langka, etong sa ngayon medyo mahal ang langka. Tapos before ko isa isi-serve, nilalagyan ko pa siya ng peanuts on top. So kaya nagiging special siya. Unlike sa makikita nyo sa market, basic lang na biko, lalo na yung iba, gumagawa lang ng ano, yung pinaghahalo nila, yung tinatawag natin sa Bisaya na central, which is yung brown sugar. Pero ito, kagandahan nito, ito yung pinaka ano na luto sa biko, dapat gagamitin mo, mascovado. So hindi ko rin siya hinahaluan ng ano. Can you explain ga what's mascovado? Mascovado is a raw sugar. It's a raw sugar. Basically sa Bisaya ano 'yun? Kamay na pula. O kinugay. Kinugay, yes, kinugay, that's pero in Bisaya. Mostly of the people know that kinugay or asukal na pula is mascovado. So, as I said, hindi ito commercialized. Mm-hmm. Unlike sa makikita nyo lang sa palengke or sa other ano na medyo brown yung ano, so pale yung kulay ng biko. So ito yung pinaka original way of cooking ng biko. So actually, this is traditional way namana, ga, ano? Yeah, traditional way of cooking. Namana ko lang to sa mama ko pero
ako na yung nag-create nitong may langka para may twist siya kumbaga. Ah, so basically ang basic talaga na ano is si auntie ang nagturo sa iyo, pero sa pag-experiment at paglagay ng mga sahog-sahog or something is sayo na yun. Kaya wow, very amazing. Dahil may langka na sa. So guys, you must try this one. Actually, hindi ako nagbebenta ng mahal nito dahil gusto ko satisfied yung customer at hindi masyadong mabigat. Lalo na sa panahon ngayon, medyo mahirap yung buhay. Mm-hmm. Yes. Okay, so basically guys, after this one is ihahalo niya ang yung, sige to ihalo anaga, yung humay, yung pilit. Glutinous rice or glutinous rice or pilit sa aming vernacular. So Tagalog, malagkit. Yes, malagkit sa Tagalog. So we will just wait later guys ha, if ihalo na siya kasi. Yeah, kasi hindi pa naglatik ang ano, ang latik or ang coconut milk. So hintayin na natin maglatik siya. So later on is ilalagay ng pinsan ko yung glutinous rice or yung malagkit later, okay? Bye for now. See you later guys. Guys, here we go again. Lalagay na tayo ng malagkit since medyo latik na siya. Para at least kagandahan ito guys. Luto na yung malagkit. So kahit pa paano, magiging ano rin siya ulit. Pag feeling nyo na ano. Kasi yung ibang, may mga ibang nagluluto ng especially in northern part ng Manila, nagluluto sila ng biko pero hilaw pa yung malagkit tsaka na nila hinahalo at the same time, so sobrang matrabaho yun, which is eto luto na yung malagkit at the same time hindi na ganun katagal, so hindi na ganun kapagod yung kamay mo kakahalo ng ano. So actually guys, ito luto na lahat pero para mas manunuot yung lasa ng langka, yung niyog, yung asukal, dapat it takes a while pa guys para magiging okay siya. Hindi ito madalian guys ha. As I've said, hindi naman to commercialize yung pagluluto natin ng biko. We did it spiritually. Kaya guaranteed guys na masarap talaga siya. So far guys, kaya ito pangalawang gawa ko na to. Dahil nagustuhan ng mga customer, at least hindi naman masyadong pricey. Ano siya, masarap siya pero presyong pangmasa. Just like what he mentioned earlier no, na hindi talaga niya tritipid ang ingredients, yes, ng biko niya. Kasi of course, kung titipid mo, customers mo din is titipirin ka rin. So, i-maintain mo talaga ang ano, kung ano ang napagsimulan mo. Dapat consistent ka sa ginagawa mo. Anything you do, you have to be consistent kahit sa trabaho, kahit sa mga bagay. Once consistent ka, everything will be smooth. Yeah, everything will follow. Ang pera, ang mga ano, ang nakikita nyo customers. Guys, ayan ang tutong. Kutong? Tutong. Tutong or dukot. Sa amin is dukot. Ayan. Mas lalong sasarap yung ano pag. So now guys, tapos yung paglagay natin ng malagkit. So imimix pa siya. It takes a while pa para mas magiging masarap siya. Kaya ako na lang ang gagawa kasi may gagawin pa din pinsan ko. So yun.
So yun, hintayin natin ano absorb sa ano malagkit ang latik. So pisa-pisain na natin siya. So yun guys, ito na ang finished product na bake ko. So yun, ang sarap niya guys. So ito na, lahat ng ricado is naano na siya, na nalagay. So yun, ito ang traditional na paggawa ng ano,
paggawa ng biko. So yun. So yun guys. Tapos na ako magluto ng biko. Ano, tapos na kami magluto ng biko ng pinsan ko. So yun. Sa lahat ng ano, if you have questions about the ingredients and the process on how to cook this traditional biko, you can comment down sa comment section para masagot ko lahat ng question you guys. And to those who haven't subscribed to my channel, please subscribe guys. And to those who have subscribed to my channel, thank you so much for the love and the support. So see you guys at the next vlog. Bye for now.